blazing fire, not getting lighter. See the light getting brighter. My eyes can comprehend the future ahead. Spiritual growth. Ito po ang ating pong pag-uusapan sa bagong series po natin, 45th ng 52 Studies of a Successful Cell Group ni Pastor Cesar Castellanos. But before that, mga kapatid, tayo po ay manalangin po muna. Dakilang Diyos na makapangyarihan po sa lahat. Salamat po sa araw pong ito. Muli kami po ay mag-aaral ngayon po salita. Pagpalain niyo po ito, Panginoon. Maging sa mga kapatid, kapatiran po namin na nanonood
sa kanikanila pong mga tahanan. Bless us, O Lord God, and Holy Spirit, lead us today habang kami, Panginoon, ay makikinig at kami, Panginoon, ay magsama-samang manalangin, Panginoon. Alam po namin na ikaw po ay nasa aming pong kalagitnaan sa oras pong ito. Kaya tanggapin niyo po ang aming pasasalamat at papuri sa pangalan ni Jesus. Amen. Isa pong mapagpalang hapon po sa ating lahat, mga kapatid, at welcome po muli sa ating pong 3 PM online devotion and prayer. At katulad po ng ating pong nakasanayan ay gawin po natin, let's do our acts of faith. Alam kong alam na po natin ang paggawa ng acts of faith, pero hindi po tayo magsasawa, mga kapatid, na gawin ang ating pong mga acts of faith. Let's share this broadcast. Yan, salamat po. And tag our friends, our loved ones, mga kakilala po natin. And let's push the heart button. Yan, meron po both FB and YouTube. Meron po yan. And comment sa ating comment section kung saan po kayo nanonood, saan location po kayo nanonood, at sino po ang kasama po ninyo habang kayo po ay nanonood. And also, you can also give your faith stars sa mga nasa FB at sa mga nasa YouTube naman po, mga kapatid, ay meron tayong pagkakataon upang ibigay ang ating pong giving, ang ating pong mga tanim. Mayroon po tayong bank accounts and GCash number dyan. And let's continue to subscribe ang ating, sa ating pong YouTube channel, CFTV, at maging sa ating pong FB. At para ma-notify ka at updated ka lagi sa ating pong mga videos, please don't forget to hit the notification bell. Sa ganun po ay wala po kayong ma-miss na video na katulad po nito. Marami pong salamat, mga kapatid, sa wala pong sawa na paggawa ng ating pong mga acts of faith. Speaking sa acts of faith, ang ating pong pag-uusapan sa study 45 ay patungkol po sa faith o pananampalataya. And today's topic ay faith brings spiritual growth. Ang pananampalataya ay nagbibigay sa atin ng spiritual na kalaguan. At lahat tayo, alam ko, mga kapatid, lahat po tayo ay nananais na ang ating pong pananampalataya ay lumago. Ang ating pong pananampalataya ay mag-increase pa ang spiritual na ating buhay. At napag-aralan po natin kagabi sa www ang kahalagahan po ng pananampalataya. At yung faith bilang isang Kristiyano, napakahalaga po nito. Amen? That if you want to succeed sa lahat po ng mga challenges sa buhay, kailangan po natin ang pananampalataya. And we need to increase our faith. And to see the spiritual realm, we need faith. Ayun po ang kailangan, ang kahalagaan po. No? Ang spiritual realm ay hindi natin nakikita, but it is real. Totoo po ito. In order for us to see that, kailangan mong manampalataya. Kailangan po natin ng pananampalataya. Kaya itong araw na to, in-encourage po tayo na palaguin palalo ang ating spiritual life. As our faith increases, our spiritual also increases. Our spiritual lives increases. At paano natin madidevelop ang pananampalataya na mayroon po tayo, mga kapatid. Okay? So yun po yung ating pong mga ilan na matatalakay mamaya. Okay? The Bible tells us faith comes from hearing and hearing by the Word of God. Gusto ko po nasabihin sa mga nakatutok po lagi sa ating pong 3 PM devotion na nasa tamang lugar ka. Pwede ba sabihin mo sa katabi mo, kung may katabi ka, nasa tamang lugar ka para lumago ang pananampalataya mo. Why? Bakit po? Kasi lagi po tayo nakakapakinig ng salita ng Panginoon, nakakapag-aral ng salita ng Panginoon. Kaya naman, meron pong pagkakataon para lumago ang ating pong pananampalataya and even ang ating pong spiritual na buhay. In Hebrews chapter 11 verse 1, sabi po doon, "Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen." In other words, mga kapatid, faith is what allows us to perceive something invisible as being real. Okay, para makita mo yung mga imposibleng mga bagay, kailangan ay mayroon pong pananampalataya. And we need to understand, my brothers and sisters, that faith in the Lord Jesus is the only way, or is the only that gives us life in our spirit. Ano po ang ibig sabihin po noon? In John chapter 3 verse
5, ang sabi po doon, I tell you the truth, no one can enter the kingdom of God unless he is born of water and spirit. Ang equivalent po, mga kapatid, ng birth or yung new birth or yung born in the spirit or na born again tayo is receiving God's life in our spirit. Maunawaan po natin sa hapon na to na ang ating Panginoon, our God is spirit and he only relates us in spiritual. Makikipag-ugnayan po ang ating Panginoon, makaka-relate po tayo sa ating Panginoon in spiritual na area. Sabi po ni Paul sa 1 Corinthians chapter 6 verse 17, but he who unites himself with the Lord is one with him in spirit. When we have intimacy with God, my brothers and sisters, the spiritual world is open, mabubuksan before our eyes, and we are able to see all the riches and abundant blessing that He has for our lives. Now, napakaganda po. Dahil po sa pananampalataya, mabubuksan yung hinanda ng Panginoon, makikita po natin in your spiritual realm sa pamamagitan po ng pananampalataya sa ating Panginoon. At sa Kanya pong mga salita, hindi lang yung mga blessing sa spiritual realm ang makikita po natin. We can also bring them in natural realm. Yung mga makikita natin, ma-imagine po natin sa spiritual realm, madadala po natin sa natural realm. Making them into reality. Wow! Yan po ang nagagawa ng pananampalataya. Ganyan po kahalaga ang pananampalataya. Kapag nag-visual ka kung ano ang hinanda ng Panginoon para sa iyo in spirit, by faith, we are convicted that we cannot see is already a reality because of your faith. Oh, napakaganda po mga kapatid. Kaya naman, napaka makapangyarihan. Maraming nagagawa sa pamamagitan po ng pananampalataya sa ating Panginoon. Amen. Kaya lahat na nakikita mong imposible, akala mong imposible, mangyayari niyan ay lahat po yan ay magiging posible. Okay? Sanabi po doon, all things. Wala pong mahirap sa ating Panginoon. Lahat ay magiging posible. Lahat ng mga challenges natin na mararanasan mo o mararanasan mo pa, we will conquer it through faith. Faith in Jesus, faith in His words, faith is so important. Kaya sa Bible, makikita po natin, sa New Testament, makikita natin ang salitang faith ng 128 times. Amen. Kung gusto natin makakita ng mga marvelous things, makakita ng supernatural things, try to place your faith in Jesus. Okay, makakakita po tayo ng mga imala, makakakita tayo ng mga bagay na hindi pa po natin nakikita. Tandaan po natin mga kapatid, that faith comes from hearing, by hearing, and hearing by the Word of God. Determined to daily read the Word of God every day. Ito po yung alam ko na makakapagpalago at makakapagpalakas ng ating pong pananampalataya. Dahil po mapapalakas mo ang ating pananampalataya, okay, magiging mag-grow din ang ating pong spiritual na buhay. Amen. I hope po na nag-increase sa hapon pong ito, nag-increase po ang ating pong pananampalataya as we listen to the Word of God, as we hear the Word of God this afternoon. Kung kasama ka doon, pwede bang i-type mo sa comment box, amen, ako yon. Amen. Praise the Lord. Magandang hapon po sa ating lahat. And as I end, my brothers and sisters, gusto ko po na i-end itong topic na to by a simple illustration, gaya po ng ating pong nakagawian. Meron po akong baso dito dalawa, katulad ng illustration po ni Pastor Robert kagabi. Ay, meron pong tubig, may laman po itong tubig, at ito naman po ay wala. So, bago po tayo magpatuloy, inom po muna ako ng konti. Masarap po ang tubig. Okay, mga kapatid, ibubuhos po natin ang isang basong tubig dito sa kabilang baso. At sasabihin ko po, yung sobra ay inumin ko na. At sasabihin ko po mga kapatid na
ang laman ng basong ito, pag ibinuhos ko dito sa aking damit, ay hindi po ako mababasa. Amen. Ang tanong ko po, kayo po ba ay naniniwala na kapag ibinuhos ko itong isang baso na to sa aking damit, yung tubig, ay hindi ako mababasa? Please comment po kung kayo po ay naniniwala na mababasa ako o hindi. Sa lahat po ng mga nagsasabi na mababasa ka pa, Pastor, ay sige po, mag-comment lang po kayo. Pero sasabihin ko po na kapag ibinuhos ko po ito sa aking damit, ay hindi po ako mababasa. Okay? 1, 2, 3. Ayan. Parang pananampalataya po natin sa ating Panginoon. Kapag si Lord ang nagsabi, wala pong imposible. Lahat po ay posible, mga kapatid. Kaya sa hapon pong ito, let's continue na ilagay ang ating pong pananampalataya sa ating Panginoon. Okay? Patuloy na mag-increase yung ating pananampalataya. Magandang hapon po sa ating lahat. At tayo po ay muli manalangin po sa ating Panginoon. Hallelujah, Lord. Father God in heaven, we believe in you that you are the source of our faith. We want to declare our faith to you, Jesus. We believe in you. You can do everything, Lord God. At sa iyo pong pangalan, lahat po ay posible, Panginoon. That is why we are declaring also our faith. The spiritual realm will be open and see what you prepared for us in spirit through faith. We declare, Lord, by faith, we can see beyond our natural eyes, pass through in a spiritual realm. Naniniwala din po kami, Panginoon, na mangyayari sa natural because of our faith in you. And we desire to increase more our faith day by day through by hearing and hearing your word and reading your words, O Lord God. We believe our intimacy with you makes our faith increase. Sa mga pinapanalangin po namin, Panginoon, we pray and have faith, Lord God, na makakasumpok po kami ng mga kasagutan tulad ng aming pong mga pinapanalangin, O Lord God, mula sa aming pong pastors and bishops. Lord, we lift up to you our dear pastor, Pastor Gani and Pastora Tess. We continually believing, Lord, that you will renew their strength physically, emotionally, Lord God. We also praying, Lord, that you can turn their mourning into dancing, O Lord God. Kung nandun pa rin po yung pain, Panginoon, alam ko po, in your time, yung process, Lord God, na pinagdadaanan nila para muli manumbalik, Panginoon, yung kanila pong kalakasan emotionally and even physically, Lord God. Salamat po ngayon pa lang. At sa aming pong mga team pastors, Lord God, sa kasamaan po namin sa CF team pastors, thank you, Lord, for giving their lives for shepherding, Lord God. Hindi po, Panginoon, biro, hindi po ganun kadali ang maging pastor, hindi po ganun kadali, Panginoon, ang maghawak, ang mag-lead ng isa pong church. But Lord, salamat kasi sa ministry na pinagkatiwala mo sa amin, sa kanila, Panginoon, ay andun ka, Panginoon, at hindi mo kami pinababayaan. Ikaw po ang aming katuwang, ikaw po ang aming kanlungan, Panginoon. Ikaw po, Panginoon, ang nagsusupply lahat ng aming pong pangangailangan. And we continually, Panginoon, on behalf of CF team pastors, Lord, salamat po dahil ikaw po, Panginoon, ang aming Diyos na hindi po nagkulang, Lord God. I continually declaring, Lord, your blessing unto us. We continually declaring, Lord, yung anointing mo, Panginoon, sa aming pong mga pastors, Lord God. We pray for Pastor Feli na nagse-celebrate po na kanya pong kaarawan. We are blessed to have Pastor Feli, Panginoon, sa CF team pastors. Dalain ko po sa kanya pong kaarawan ang kapayapaan sa kanya pong puso, good health po lagi, Panginoon, sa kanya pong paglilid sa CF Ortigas extension. I pray for wisdom, a special anointing of her leadership, O Lord God. Salamat po, Panginoon. Salamat po sa lahat ng ginagawa mo for allowing us, Lord God, na makadulog po sa inyo, Panginoon, araw-araw. Ganun din po, patuloy mo naming tinataas at pinagpapasalamat sa mga mauupong mga leaders, Panginoon, sa mga inalaw mo na mga leaders sa aming pong bansa. Dinideclare po namin, Panginoon, ang aming suporta sa kanila by doing our part, O Lord God, by praying to them, O Lord God, as they lead. We pray that the Holy Spirit will continue to lead them
sa kanila pong pamumuno. Salamat po aming Ama sa success ng kanila pong mga projects, O Lord God, maging sa kanila, sa mga batas na maipapasa at ma-approve. We pray na hindi po ito lumihis sa inyo pong nais, sa inyo pong kalooban, Panginoon. At ang manatili, Panginoon, sa bansang Pilipinas ay inyo pong kalooban lamang, aming Ama. We also pray for our PPHC family, IPHC family, our G12 family, GMC family, and sa mga personal po naming mga pamilya, Panginoon, dinideklara ko po ang blessing. Sa mga bishops po namin, pastors and leaders, to our dear CF family, salamat po, Panginoon, sa patuloy na pagpapala mo sa amin, O Lord God. Muli po, salamat sa isang araw na naman na kami po ay nakapag-devotion at nakapagpanalangin, Panginoon, at pinagkakatiwala po namin ang mga bagay na to na mayroon pong pananampalataya katulad, Panginoon, ng aming pong mga napag-aralan kanina, O Lord God, and our petitions, O Lord, na alam ko po na sa iyo pong pangalan, Panginoong Jesus, ito po ay magkakaroon po ng kasagutan. Maraming pong salamat sa sa patuloy, Panginoon, na pagpapala mo sa bawat isa sa amin. Nasa online man kami, Panginoon, alam ko po ang blessing mo, ang pagpapala mo, Panginoon, ay patuloy na maaabot ng aking pong mga kapatid. Salamat po. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Ayan po, maraming salamat muli sa pagsama niyo po mga kapatid sa ating pong online devotion. At sa araw po ng bukas, pagkita-kita po tayo ulit. At bago po ako matapos, muli binabato po natin ng maligayang kaarawan. Happy birthday po, Pastor Rafaeli. And of course, aking pong anak na magdiriwang din po na kanya pong first birthday bukas. Happy birthday, happy yarn. Muli po, ito po si Pastor Mark, nagsasabi pong you are forever blessed.